Dito sa ilang probinsya ng Pilipinas, may mga hunter ang naghahanda ng patibong tuwing umaga. Mabusisi ang kanilang proseso sa pagbuo ng patibong dahil ang hayop na kanilang huhulihin ay sobrang mailap. Kailangan niyang ilatag ang patibong sa lupa at kailangan din takpan ng dahon upang hindi makita. Ang susunod naman niyang ihahanda ay ang hawla na gawa sa ratan. Ito kasi ang hawla na siyang dadakma sa kanyang target. Bago niya iwanan ang kanyang patibong, kailangan ilagay ng hunter ang inahing manok malapit sa trap. Ito kasi ang magiging pain para mahuli ang mailap niyang target. Kapag ready na ang patibong, hihintayin na lamang niyang lumapit ang mailap na hayop. May ideya ka ba kung ano ang kanyang huhulihin? Wala pang isang oras, bigla na lamang dumating ang tinatarget ng hunter. Agad nitong sinunggaban ang inahing manok. Kung ang akala mo na isang bayawak ang gustong hulihin ng hunter, pwes, nagkakamali ka. Dito mo malalaman na ang target pala ng hunter ay isang red jungle fowl. Mas kilala ito ng mga Pinoy sa tawag na labuyo. Lingid sa inyong kaalaman, ang mga labuyo ay hindi isang pangkaraniwang manok. Ang mga labuyo o red jungle fowl ay isang species ng ibon na matatawag na wild animals. Malaki ang pagkakahawig ng mga labuyo sa ordinaryong manok, ngunit dapat mong malaman na meron silang pagkakaiba. Kung ang mga domesticated na manok ay sanay sa tao, ang mga labuyo ay pawang mailap sa tao. Ang mga domesticated chicken ay makikita sa loob ng farm, samantala ang mga labuyo ay makikita mo lamang sa gitna ng kagubatan. Ibig sabihin, magkaibang lahi ng domesticated chicken kumpara sa lahi ng mga red jungle fowl. Dahil sa paglapit ng labuyo sa inahing manok, naging mitsa ito upang gumana ang patibong. Sa isang iglap lang, mabilis na nahuli ng hawla ang kawawang labuyo. Naging matagumpay ang patibong ng hunter, kaya masaya niyang may uuwi ang kanyang premyo. Nakakatuwang isipin na hindi lahat ng manok ay makikita sa gubat, dahil ang iba, likas na matatagpuan sa gubat. Kakaunting Pilipino lamang ang nakakaalam na mayroong palang mga wild chicken ang makikita sa gubat ng ating bansa. Kaya naman for today's video, aalamin natin ang buhay ng may ilap na labuyo. Ano ang pinagkaiba ng labuyo sa mga ordinaryong manok at bakit nanganganib ng maubos ang lahi ng mga labuyo? Hi! Ako nga pala si Nomer at ito ang Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga red jungle fowl o labuyo ay matatagpuan sa gubat ng Southeast Asia, kabilang na dyan ang Pilipinas. Marami ang pinagkaiba ng mga red jungle fowl kumpara sa mga ordinaryong manok. Una, ang mga labuyo ay pawang mas maliit kumpara sa mga domesticated chicken. Pangalawa, ang mga inahing labuyo ay nangingitlog lamang tuwing buwan ng Pebrero hanggang Hunyo, samantala ang mga domesticated chicken ay pwedeng mangitlog araw-araw. Ang mga labuyo kasi ay meron lamang panahon ng pangangati, hindi gaya ng mga ordinaryong manok na pwedeng maglabing-labing anumang araw. Pangatlo, ang mga lalaking labuyo ay nagdaraan sa eclipse plumage kung saan nawawala ang matingkad nilang kulay. Lumalabas lamang ang matingkad na kulay ng mga labuyo tuwing buwan ng mating season, hindi gaya ng mga ordinaryong manok na permanente ang kulay buong taon. Pang-apat, magkaibang kulay ng binti ng labuyo at ng domesticated chicken. Ang mga labuyo ay may binti na kulay gray, samantala ang mga domesticated chicken ay may dilaw na binti. Maliban sa mga labuyo ng Pilipinas, meron pang tatlong species ng jungle fowl ang matatagpuan sa Asia. Nariyan ang mga gray jungle fowl na makikita sa India at Pakistan. Meron ding mga green jungle fowl na makikita naman sa Indonesia. At ang Sri Lankan jungle fowl na kamukha naman ng mga labuyo. Ang apat na species ng jungle fowl ay may pagkakaiba sa hugis ng palong at sa kulay ng balahibo. Ang mga green jungle fowl ay may matingkad na palong, samantalang medyo maputi naman ang balahibo ng mga gray jungle fowl.
Gaya ng ibang ibon, ang mga labuyo ay nagpapamalas ng sexual dimorphism. Ang sexual dimorphism ay ang tumutukoy sa pagkakaiba ng anyo ng lalaki at babae. Tuwing buwan ng Pebrero hanggang Hunyo, nagaganap ang mating season o yung panahon ng paglalabing-labing ng mga labuyo. Importante sa mga lalaking labuyo ang matingkad na balahibo dahil ito ang kanilang paraan upang akitin ang mga babaeng labuyo. Siyempre, agawa ng mga lalaking labuyo para sa atensyon ng mga babae, kaya hindi na nakapagtataka kung ang kanilang agawan ay mauuwi sa tunggalian. Kung sino ang mananalo, yun ang mahahakuha sa babae. Ginagamit nila ang kanilang matalas na kuko o spurs upang saktan ang kanilang kalaban. Kung sino man ang labuyo na pinakamatapang, yun din ang pinakamalakas kung tumilaok. Ito kasi ang paraan ng mga manok upang takutin ang ibang labuyo na huwag lumapit sa kanyang teritoryo. Kung ang mga hornbill at agila ay monogamous o yung iisa lamang ang asawa, ang mga jungle fowl naman ay polygamous. Ibig sabihin, ang mga labuyo ay walang permanenteng asawa at willing silang makipaglabing-labing kahit kanino. Karaniwang umaabot sa 3 hanggang 6 ang asawa ng mga lalaking labuyo. Trabaho ng mga lalaking labuyo ang protektahan ng kanyang mga asawa, kaya naman palagi mong makikita ang mga babaeng labuyo na sunod ng sunod sa direksyon ng lalaking labuyo. Ayon sa mga scientist, ang mga red jungle fowl ang ninuno ng mga domesticated chicken na inaalagaan ngayon ng mga farmers. Ibig sabihin, ang lahat ng mga alagang manok ay nagmula sa lahi ng mga labuyo. Nagsimulang alagaan ng mga tao ang labuyo 8,000 taon na ang nakalipas. Nang dahil sa selective breeding o ang pangingialam ng mga tao sa DNA ng mga labuyo, nagbago ang katangian ng mga jungle fowl. Pagkalipas ng 1,000 taon, nakapag-breed ang mga tao ng manok na araw-araw na nangingitlog. Nakapag-breed din ang mga scientist ng manok na sobrang laki ng katawan. Pati ang itsura ng manok, nagawa ring baguhin ng mga tao. Lahat ng manok na ito ay nagmula sa lahi ng mga labuyo. Nakakatuwang isipin na ang lahat ng manok sa mundo ay nanggaling sa lahi ng mga labuyo na native sa Pilipinas. Gayunpaman, nakakalungkot ding isipin na ang mga labuyo ay malapit na ring maubos sa ating bansa. Marami kasi ang mga hunter ang hindi tumitigil sa panghuhuli ng mga labuyo kahit ipinagbabawal ito ng ating batas. Nang dahil sa mga hunter, unti-unti nang nauubos ang mga labuyo sa gubat. Kaya kung sa inyong probinsya ay meron pang mga natitirang labuyo, sana ay huwag itong hulihin. Sa ganoong paraan, mapapanatili natin ang populasyon ng mga labuyo na tinuturong ni Nuno ng lahat ng mga manok. Kung marami kang natutunan sa ating kwentuhan, sana ay pindutin mo ang subscribe button. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello sa pamilya Delgado mula sa Cainta, Rizal. Hello rin sa pamilya ni JPC Dooma. What's up kay B-Boy Goyal. Shoutout kay Gab Mariano, Allen Katapang, Johael Haji Usop Taup at Alsudari Sarip Sairola, John Michael Serviano, kay Tatay Ronnie at Nanay Ising Azul, at kina Zanji, Zane, Liam, Zia at Zoe. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Bye-bye! The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!